Do sari-sari stores and online shops that have capitalization lower than 20,000 pesos need to print official receipts at the BIR? Tatagalugin ko lang ho, attorney, no? Ang mga tindahan at ang mga nagbebenta online na mayroon lamang puhunan na mas mababa sa 20,000 piso ay kailangan pa ho ba mag-imprenta ng mga opisyal na resibo sa BIR? Ayun, magandang tanong yan kasi maraming ngayon pandemic na gusto magnegosyo. So isa to, pero hindi ganun kalaki yung kapital. So ang nire-recommend natin, kahit na napakaliit ng negosyo nyo po, we recommend that you still get a BIR Certificate of Registration and get an authority to print official receipts. Kasi malay nyo, yung mga kliyente ninyo, humingi ng resibo. At least prepared po kayo. And at the same time, ang batas natin, yung BMBE law, may policy siya, tinatawag na declaration of policy. Ang sabi, the state wants the informal sector to be integrated with our mainstream economy. So even if sari-sari store ka, gusto ng batas na protektahan ka. No, gusto ng gobyerno na protektahan ka. So ngayon nga, Kat, ano ang mga incentives pag nag-register sila as a barangay, ano yan? BMB, Barangay Micro Business Enterprise. Ayan ho. So ang mga BMBE ho, ayan no. Yan ang mga business entity na may capitalization lower than 3 million pesos o mas mababa sa 3 milyong piso. Siyempre hindi ho kasama ho doon binibilang ang lupa. So kapag kayo ho ay BMBE, ang mga benepisyo ho ninyo ay income tax exemption arising from the operations of the enterprise, excluding value-added tax, reduced amount of local taxes, at isa po ito sa mga ating pinopromote, no? Meron hong exemption from the minimum wage law. O kaya hindi ho nila kailangan magbayad o sumunod doon sa ini-issue na wage order, no? Na 537 na ngayon. Mm-hmm. Ayan. Tama. And meron din silang credit priority cut, no? From financial institutions, selected financial institutions. And of course, sa DTI, they have business growth support and technical assistance from negosyo centers. Before cut, ang pagre-register nito sa ano, sa City Hall, 'di ba? May sabi sa batas, no? Pero ngayon, pwedeng dumiretso po sa DTI negosyo centers and get a certificate of authority. 2 years po ang ano niyan, ang authority na yan, and renewable for another 2 years. Ayan, Attorney Dex, na madagdag ko lang ho, dahil ho nire-require nga ng batas na kalakip ng BMBE application ang DTI Business Name Registration Certificate. Kung hindi pa ho nakakapag-rehistro ang ating mga kasambahay sa DTI o nakakakuha nito, hindi nyo na ho kailangan nga lumabas ng bahay dahil pwede rin ito gawin online. Maaari lamang ho kayo pumunta sa bnrs.dti.gov.ph at lalabas na ho doon ang proseso. Mag-a-apply lang ho kayo at magbayad at kanila pong ipadadala sa inyong email ang DTI Business Name Registration Certificate. Ayan. So, napakadali na lang ho ng proseso ngayon, no? Oo nga. Because of the new normal nga, Kat, no, ginagawa ng online ng gobyerno natin.